epekto ng bagyong si Gloria. Nasa Washington, D.C. Ano lang, ano lang, pwede iwan. Ito ang sama-sama natin panigin. Kasi... Magandang gabi po, ito ang espesyal na edisyon ng Saksi. Iyahatid ang makasaysayang pagbisita dito ni U.S. President George W. Bush. Ako po si Mike Enriquez. Balitang tahanan ng katotohanan, hatid namin ay servisyong totoo. Ako po si Vicky Morales. Pagbisita ni Presidente George W. Bush ng Amerika, sinalubong ng parangal. Walong oras nang bumisita dito si U.S. President George W. Bush, kaalis lamang po ng Air Force One para sa pagpapatuloy ng kanyang pagbiyahe dito sa Asia. Live mula sa Villamor Air Base, si Susan Enriquez, ang ating saksi. Susan! Mike, alas 8:30 ng gabi nang dumating dito sa NAIA ang presidential convoy ni U.S. President George W. Bush matapos ang kanyang state dinner sa Malacanang. Pagdating dito sa tarmac area, agad buba ng limousine itong si President Bush at sumakay dito sa Boeing 747 Air Force One kasama si First Lady Laura Bush. Bago pumasok sa loob ng eroplano, itong si President Bush ay kumaway pa ito sa mga taong nasa paligid ng tarmac. Yan po yung 8:30 po yung pagdating ng convoy dito at dyan nga ho ay matapos siyang magkaroon ng state dinner sa Malacanang. Bago ho sila pumasok dito sa loob na itong Air Force One ay kumaway pa itong si President Bush at itong si First Lady Laura Bush matapos po ang kanilang 8 oras na pagbisita sa Pilipinas ngayon pong araw na ito. At eksaktong alas 8:47 nag-take off ang Air Force One at patungo naman ito ng Thailand kung saan dadalo itong si Pangulong Bush dito sa APEC Summit at magkikita silang muli roon ni Pangulong Arroyo na tutulak naman bukas para din dumalo dito sa APEC Summit. Ayon ho dito kay NAIA General Manager Edgar Manda, ipinatupad ang no-fly zone kaninang alas 8:30 ng gabi at babalik lamang sa normal ang air traffic operations 30 minuto matapos na makapag-take off ang Air Force One. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez, live mula sa Villamor Air Base. Kani-kanina lamang po ay isinagawa ang tinatawag na state dinner bilang parangal sa bumibisitang U.S. President George W. Bush. Live po mula sa Malacanang, si Richelle C. ang ating saksi. Richelle. Ako si Pangulong Gloria Arroyo at U.S. President George W. Bush dito sa katatapos lamang ng state dinner sa Malacanang na lalong pagtitibayin ang pagtutulungan at pagsusuporta ng ating dalawang bansa lalo na sa larangan ng seguridad at laban kontra sa terorismo. Ito ang kanilang naging mensahe bago mag-alay ng pumasok sa loob ng ceremonial hall ng Malacanang si Pangulong Arroyo at U.S. President Bush kasama ang kani-kanilang mga asawa. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng Pangulong Arroyo si Bush sa kanyang pagsuporta sa kanyang administrasyon. Our friendship has ripened into a maturity befitting the information age of the 21st century. Largely practical, with just the right tint of sentimentality, and warmed by a growing people-to-people solidarity. Nagpasalamat naman si Bush sa Pangulo sa mainit na pagtanggap sa kanilang mag-asawa. Pinasalamatan rin ni Bush ang Pangulo sa kanyang binigay na suporta sa gyera kontra sa terorismo. Thank you very much, Madam President and Attorney Arroyo, for your gracious hospitality. Laura and I are really grateful for your warm words of welcome. We also appreciate the distinction you have bestowed upon us this evening, the Order of the Cicatuna and the Order of Gabriela Salon. We are honored to accept them on behalf of the American people.
Bukod sa mga Arroyo at Bush, kasama sa presidential table sina dating Pangulong Corazon Aquino, Vice President Teofisto Gingona, Chief Justice Hilario Davide, Senate President Franklin Drilon at Speaker Jose de Venecia. Bago ang dinner ay binigay ng Pangulo kay Bush ang Order of Sikatuna Award with the rank of Raja. Samantalang ang Order of Gabriela Silang naman ang binigay kay First Lady Laura Bush. Itong pinakamataas na honorary rank na binibigay sa mga visiting dignitaries. Mahigit 300 ang mga imbitadong bisita kasama ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Punong-puno ng mga pink at lilac roses at iba pang bulaklak ang presidential table at 32 mga mesa ng bisita. Ang menu, pitik-pitik in smoked salmon with pink caviar and potato horseradish whip ang appetizer. Supreme lapu-lapu filet with smoky tomato salsa and thyme-flavored wild rice ang main course. At chocolate and espresso mousse with kalua sauce and Guimaras mango balls ang dessert. Kinanta ni Lea Salonga kasamang Manila Philharmonic Strings. Sumayaw din ang Bayanihan Philippine National Folk Dance Company na mga sayaw ng Muslim. Mike, isang 19th century antique na chest of drawers ang niregalo ng mag-asawang Arroyo sa mag-asawang Bush. Binili pa raw nila ito sa isang private antique collector. Pasado alas 8 na ng gabi nang matapos ang state dinner at bandang 8:20 na ng gabi nang umalis si U.S. President George W. Bush dito sa Malacañang. Mike? Maraming salamat, Richelle C. Live mula sa Palasyo ng Malacañang. Gera kontra terorismo rin ang naging sentro po ng pagpupulong ni U.S. President Bush at Pangulong Arroyo sa Malacañang kaninang hapon. Pinuri ni Bush si Ginang Arroyo sa pakikipaglaban niya sa mga terorista, lalo na sa Abu Sayyaf. Pinasalamatan naman siya ng Pangulo dahil sa suporta ng Amerika sa Pilipinas, lalo na ang pagturing sa atin bilang tinatawag na non-NATO ally at sa pagsusulong ng kampanya ng Pilipinas para maging isang non-permanent na miyembro ng United Nations Security Council. The assessment recognizes the determination of the Philippines to take greater responsibility for its own political and economic security. I want to thank you and your government for such wonderful arrangements. And I want to thank the people of Manila for being so friendly to... Sa batasang pambansa, sunod-sunod na palakpak ang isinukli ng mga mamabatas sa talumpati ni U.S. President Bush sa joint session ng Kongreso. Pero meron ding mga nag-walk out. Si Sandra Aguinaldo ang ating saksi. Alas 2 pa lang ng hapon, puno na ang plenary hall ng batasang pambansa. Lahat bihis na bihis at handang-handa para sa pagdating ni U.S. President Bush at First Lady Laura Bush. Pero lagpas isang oras naghintay ang mga mamabatas, nasira tuloy ang porma ng iba. Ganap na alas 4:30, nasilayan sa malaking screen na ito ang papasok na convoy ni Bush. Nagpalakpakan na ang mga tao sa plenary hall. Sinalubong ang mag-asawang Bush ni House Speaker Jose de Venecia at Senate President Franklin Drilon kasama ang ilang senador at kongresista. At nang pumasok ng plenary hall si Bush, ito ang sumalubong sa kanya. Kampanya laban sa terorismo ang naging sentro ng speech ni Bush. Our two nations have made our choice. We will defend ourselves, our civilization, and the peace of the world. We will not be intimidated by the terrorists. Susuklian daw ng Amerika ang suporta ng Pilipinas. And these terrorists must find no home in the Philippines. My government and your government pursue a common objective. We will bring Abu Sayyaf to justice. Tutulong din daw ang Amerika sa Mindanao. Pero sana raw ay talikuran today, din ng MILF ang terorismo. Ito raw ang gusto ni Hashim Salamat nang sumulat ito kay Bush bago mamatay. Nagpasa rin din si Bush sa mga nasa likod ng Oakwood Mutiny sa Makati City. Siyempre, bago magwakas ang kanyang speech, may pangkiliti si Bush sa mga Pilipino. The world needs the Philippines to continue as a light to all of Asia and beyond. Mahigit 15 beses pinalakpakan si Bush sa kanyang speech na tumagal ng 20 minuto. May standing ovation pa. Pero 7 party list representative ang nag-walk out sa simula ng speech ni Bush. Marami ring kongresista ang may suot ng pin na may nakasulat ng no to war. Gaya ng inaasahan, magkaiba ang reaksyon ng mga nanood.
ang hihintayin natin yung pagbibigay sustansya doon sa mga ipinapangako niyang tulong laban sa terorismo. Binigyan niya ng highlight yung pagiging importante ng Pilipinas dito sa Asia. Naging mahigpit ang seguridad dito sa batasang pambansa pero naidaos ng walang aberya ang talumpati ni Bush. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong naging saksi. Mula sa pagpoprotesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, sumugod sa Welcome Rotondo ang may 500 rallyista. Para sa detalye, makakasama natin live si Jay Taluk, ang ating saksi. Jay. Vicky, nakadagdag nga sa tensyon ang paglusob ng mahigit sa 500 militante dito sa Mabuhay Rotonda. Dalawang hanay ng mga pulis ang nagbabantay ngayon sa mga militante. Di raw nila papayagang makapasok sa Maynila ang mga ito. Kapag nagpumilit daw sila, maaari raw gamitin ng mga pulis ang dalawang fire truck. Sa ngayon, nagkakaroon ng negosasyon ng mga militante at mga pulis. Kanina naman, Vicky, habang may state dinner sa Malacañang, isang kalderong lugaw ang pinagsalusaluhan ng mga militante. Ito anila ang simbolo ng tunay na kalagayan ng bayan, kahirapan. Vicky, hindi man pumayag ang mga pulis na makapasok sa lungsod ng Maynila ang mga militante, hinayaan naman nilang makapagprograma ang mga militante kahit na ilang minuto. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jay Taruk. Nag-uulat live mula sa Welcome Rotonda. Antabayanan niyo po, mga kapuso, ang pagpapatuloy po ng espesyal na edisyon ng saksi sa makasaysayang pagbisita ni Presidente Bush. Pong patid na parangalang ibinigay kay U.S. President Bush mula paglapag ng Air Force One hanggang sa unang pagdating niya sa Malacañan. Si Rafi Tima ang ating saksi. Pasado alas 12 ng tanghali lumapag ang Air Force One ni U.S. President George W. Bush sa NAIA. Pagkalatag ng red carpet, magkasabay lumabas sa pinto ng eroplano si President Bush at ang may bahay niyang si Mrs. Laura Bush. Pagkababa sa eroplano, dalawang babae ang nagbigay ng bulaklak sa mag-asawang Bush. Sinalubong naman sila ni Vice President Tiffis Lugingona, Foreign Affairs Secretary Blas Ople, Ambassador to the U.S. Albert Del Rosario at U.S. Ambassador to the Philippines Francis Ricciardoni. Bago sumakay ng limusin, kumaway pa ang mag-asawang Bush sa iba pang opisyal ng gobyerno na nasa NAIA. Mula sa NAIA, dumiretso ang convoy ni Bush sa Luneta. Doon nag-aray ng bulaklak si Bush sa monumento ni Gat Jose Rizal. Mula Luneta, nagtungo ang convoy ni Bush sa Malacañang. Eksakto alauna imedya, dumating si Bush sa palasyo. Agad binigyan si Bush ng 21-gun salute ng Presidential Guards bilang bahagi ng full military honors. Tapos nito'y pinatugtog ng banda ang Star Spangled Banner at ang lupang hinirang. Pagkasamang in-inspection ng Pangulong Arroyo at President Bush ang honor guards ng Presidential Security Group habang pinapatugtog ang Leron-Leron Sinta. Bago tuloy ang pumasok sa palasyo, kinarga at hinalikan ni Bush si Micaela, ang apo ni Pangulong Arroyo. Pagdating sa loob ng palasyo, pumirma sa guestbook ang mag-asawang Bush. Ako si Rafi Tima, ang inyong naging saksi. At habang napupulong po sa Malacañang ang dalawang presidente, nagkaroon naman ang tinatawag na storytelling session si U.S. First Lady Laura Bush sa mahigit 300 estudyante. Tungkol po sa hayop na ang tawag ay Panda Bear ang kanyang kwento, ayan o. Meron din naman pong kwento ang mga bata tungkol sa kawayan na isinudulapon nila. Halatang aliw na aliw sige ng Bush sa pagtatanghal ng mga bata. Si Laura Bush ay dating public school teacher at librarian. Isa sa kanyang isinusulong ang pagpapalawig ng literacy o ang kakayahang magsulat at magbasa. Pagkatapos ng kwentuhan, binigyan ng mga bata sige ng Bush ng regalo. Nagkaroon din po ng isang makulay at masayang sayawan at kantahan. Inendorso naman ni U.S. President George W. Bush ang kandidatura ni Pangulong Arroyo sa eleksyon sa isang taon. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Bush na naniniwala siyang maipatutupad ni Pangulong Arroyo ang reformang sinimulan nito.
global fight. And I know my friend is running again, and she's got a strong agenda to run on. Damang-dama naman kanina ang demokrasya sa bansa nang salubungin ng mga nagpoprotesta ang presidente ng Amerika nang magpunta ito sa batasang pambansa. Si Cesar Apolinario ang ating saksi. Quezon City Memorial Circle at UP Diliman Campus, nagmarcha kaninang alas 9 ng umaga ang mga militante papuntang Batasan Complex. Pagdating sa tapat ng Ever-Grotesco Commonwealth, hinarang sila ng daan-daang pulis. Sa umpisa nagpumilit ang mga militante. Iaharang sana ng mga pulis sa mga truck pero pumagit na rito ang mga rallyista. Ang ginawa ng mga pulis, sila na mismo ang bumarikada sa kalye. Tumiklop din naman kalauna ng mga rallyista at sa kalye na lamang sila nagprotesta. Kasabay ng pagdating ni Bush sa bansa, sinunog nila ang 100 bandila ng Amerika at effigy ni Bush. Pasado alas 4, dumaan sa harap ng mga rallyista ang convoy ni Bush. Sinabayan nila ito ng noise barrage. Pero di naman naabala si Bush sa protesta ng mga militante. Inarang pa ng militar ang 6x6 truck sa gilid ng dinaanan ni Bush. Sa galit ng mga militante, nagsunog pa sila ng mga bandila ng Amerika habang nagtatalumpati si Bush sa mga mambabatas. Mga kapuso, ang unang bahagi po ng pelikulang Ang Agimat, Anting-anting ni Lolo, na pinagbibidahan po ni Bong Revilla ay mapapanood ninyo bukas sa Sunday Night Box Office. Sa pangalan ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. At ako po ang inyong kapuso, Vicky Morales, kasamang naghahatid ng serbisyong totoo. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Hanggang sa Lunes po na naman ang gabi, dito pa rin sa GMA, sama-sama tayong magiging saksi!